Tumayo po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't sipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong inisin ayon din sa pag-ibig mo sa Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tungayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatirapa ng aming budhi, sa iyong harap kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, talagang uhaw na ang mga Israelita, kaya't sinumbatan nila si Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga hayop? Kaya, taimtim na nanalangin si Moises sa Panginoon. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin. Sumagot ang Panginoon, magsama ka ng ilang pinuno ng sambahayan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Gayon nga ang ginawa ni Moises at ito ay nasaksihan ng mga kasama niyang lider ng Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba dahil sa dooy nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoon. Ang pinagtatalunan nila
ay kung pinapatnubayan sila ng Panginoon o hindi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan ating papurihan. Ang batong kublihan nati kalakasan, tayo ay lumapit sa kanyang harapan nang may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoon na sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Heso Kristo, sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harap ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya ay tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makasama sa Kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaring may mangahas na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Aming pinananaligang tagapagligtas ng tanan, Panginoon kami bigyan ng tubig na upang kami di mauhaw. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo.
Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sikar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghali ang tapat na noon, may isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sinong itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." Ginoo, wika ng babae, "Malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa sa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Higit pa ba kayo uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop?" Sumagot si Jesus, "Ang uminom ng tubig na ito'y muling nauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Gunoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo nang hindi na ako mauhaw. Ni pumarito pa upang sumalok. Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito sumamba ang Diyos, ang aming mga ninuno, ngunit sinasabi ninyo mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang, dumating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumating na ang panahon, ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong paparito ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa inyo ang tinutukoy mo," sabi ni Jesus. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, "Nananampalataya kami ngayon, hindi dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa kanya. Nakilala namin siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan."
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. May kilala ka ba na taong reklamo ng reklamo? Na lahat na lang ng bagay ay nire-reklamo niya. Lahat na lang makita niya ay nire-reklamo niya. Sa ating unang pagbasa ay narinig ho natin ang kwento ng walang hanggang pagreklamo ng mga Israelita. At maganda ho sa dulo ng ating pagbasa, ibinanggit ko sa atin bakit sila nagtatalo. Bakit sila nagagalit kay Moises? Ang ugat ng kanilang reklamo ay iniisip nila, pinapatnubayan ba kami ng Diyos? Kaya nga ho, nagagalit sila kay Moises. Ang sinabi nila, ano ba ang Diyos? Inalis ba kami sa Ehipto para mamatay sa uhaw dito sa disyerto? Nagre-reklamo. At ang bilis nilang magreklamo kasi nakalimutan nila ang gawa ng Diyos sa kanilang buhay. Nalimutan agad nila kung paano sila niligtas ng Diyos at nag-alok ng kalayaan mula sa Ehipto. Nakalimot sa gawa ng Diyos. Kaya una ho na maganda natin pansinin sa linggong ito ay tayo sana ng mga Kristiyano ay huwag makalimot sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Lagi nating pansinin at alalahanin ang mga gawa at kabutihan ng Diyos sa atin. At ito po ang magpapaalala sa atin na magiging kontento tayo sa ating buhay. Sapagkat ang Diyos ay patuloy naman talaga tayong pinapatnubayan. Hindi nagkulang ang Diyos sa patnubay sa atin. Hindi nagkulang ang Diyos sa pagbigay sa atin. Minsan nga lang, hindi tayo makontento. Ang dami nating gusto, ang dami nating inihiling sa Diyos. Pero madalas natin nalilimutan at pag hindi natin nakukuha yung gusto natin, iniisip natin, pinapatnubayan ba ako ni Lord? Bakit yung dinadasal ko, hindi ko pa rin nakukuha? Pero kung talagang titignan natin yung ating pamumuhay, yung ating kasaysayan, makikita natin na ang dami-dami palang ginawa ng Diyos sa atin at hindi natin napapansin. Ang dami-daming kabutihan ng Diyos at biyaya na tanggap natin mula sa Diyos. Kaso nga lang minsan, hindi natin napapansin. Bakit? Kasi may ine-expect tayo. May gusto tayo. Kaya ho, sana una ho ay sa ating mga Kristiyano, makita natin sa buhay natin na patuloy tayong pinapatnubayan ng Diyos. Patuloy niya tayong kinakalinga at patuloy niya tayong ginagabayan sa ating buhay. Pangalawa ho, sa ating ebanghelyo, maganda hong mapansin ng si Jesus na nakikipag-usap sa babaeng Samaritana, ang pinag-uusapan ho nila ay tubig. Nang si Jesus ho, kausapin ang babaeng Samaritana, nagulat ho yung Samaritana. Sabi niya, ikay Hudyo, ba't mo ko kinakausap? Kasi ho, hindi ko kinakausap ng mga Hudyo ang mga Samaritano. Lalo na, hindi ko kinakausap ng mga lalaki ang mga babae. Kaya ho si Jesus, ang ginawa niya ay, he broke barriers with this woman. Until ay inaakalang mga pader na naghihiwalay sa kanila, si Jesus ang gumiba ng pader na yon para maiabot at maiunat ang kanyang kamay sa babaeng ito. Sa babae na nauuhaw din naman. Kaya nga, di ba, sabi ni Jesus,
ang alok kong tubig ay ang pag uminom ka nito, hindi ka na mauuhaw. At ang sagot ng babae, painom ako niyan para hindi na ako balik ng balik dito. Minsan ho din sa buhay natin, may mga kanya-kanya tayong pagkauhaw. Hindi lamang ho siguro sa pisikal na pagkauhaw. Pero minsan, nauuhaw din tayo sa espiritual na pamamaraan. Minsan nga ho, yung uhaw natin, ang pinantataklob natin para hindi natin mapansin ang uhaw ay bisyo, panchichismis, at tuwantawa ka, chismisan tayo dito, tara. Pero yung pagkauhaw, hindi natin napapansin. Lululong ka sa bisyo para hindi mo mapansin ang pagkauhaw mo. Buong araw ka na lang maglalaro ng ML para hindi mo mapansin ang pagkauhaw mo. Pero magandang paalalahanan din tayo mga Kristiyano. At mapansin natin, saan ako nauuhaw? At minsan hinahanap natin ang sagot sa mga bagay na mauuhaw ka lang din naman. Ang alok sa atin ng Diyos ngayon ay ang tubig kung saan hindi na tayo mauuhaw. Ang tubig na tunay na papawi ng ating uhaw. At ano iyon? Kung mapansin natin sa Ebanghelyo, sa bandang dulo ho, nang nanatili si Jesus sa bayan na ito ng dalawang araw, sila ay nakinig sa Kanya at sila ay nanampalataya. Kaya ho, magandang paalala sa atin bilang mga Kristiyano na ang papatid ng uhaw natin bilang mga Kristiyano ay kung ahayaan natin na uminom tayo sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin. Ang salita ng Diyos na papawi ng tunay na uhaw natin. Hindi natin hahanapin o hahanapin na mapatid ang uhaw sa mga bagay na mauuhaw lang din naman tayo. Pero sa Diyos natin natatagpuan ang tunay na pagkapatid ng ating uhaw. Doon natin nahanap ang pagiging yung masasatisfy ka na. Hindi ka na parang hanap ng hanap na palaging may kulang. Sa salita ng Diyos, nakokompleto at papatid ng uhaw natin. Kaya magandang imbitasyon din ito sa atin bilang mga Kristiyano ho ngayon. Naglalaan ba ako ng panahon sa salita ng Diyos na siyang papatid ng uhaw ko? Naglalaan ba ako ng panahon para makinig sa Kanyang salita? Naglalaan ba ako ng panahon para ang salita ng Diyos ay maisabuhay ko araw-araw? Kasi kung hindi natin gagawin yon, ganun na naman ang ending natin. Patuloy ka maghahanap ng tubig na hindi naman talaga papawi ng uhaw mo. Panandali ang patid lang. Matutuwa ka lang saglit, pero uhaw ka pa rin. Ang salita ng Diyos sa buhay natin, ang siyang papawi ng pagkauhaw natin. Sana tayo mga Kristiyano at deboto ng Poong Hesus Nazareno ay magbigay ng panahon para dito. Magbigay ng panahon para sa pakikinig sa Kanyang salita. Hindi lamang ho tuwing Linggo, kundi sa pang-araw-araw nating buhay. Marahil nga ay maganda. When you start your day, start it by reading the Word of God. Yun ang tunay na tubig na papawi ng pagkauhaw natin. Yun ang tunay na tubig na magbibigay sa atin ng tunay na kaginhawaan sa buhay. Hindi parang habol ka lang ng habol sa mga bagay na hindi naman talaga magbibigay ng kaginhawaan sa iyong buhay. Go back to God's Word. Ang salita ng Diyos
napapatid talaga ng pagkauhaw natin. Amen. Tumayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, inako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tunay nga ang ating Panginoon, ang ating manunubos. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama upang tayo'y makasalok sa tubig ng buhay, siyang papawi ng ating pagkauhaw. Buong pagtitiwala nating inalangin, O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Tulungan mo ang mga pinuno ng aming simbahan maging daluyan ng tubig sa kanilang ministeryo, paglilingkod sa kawang nasa kanilang pangangalaga, kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Patirin mo ang mga pagkauhaw ng kalooban ng aming mga pinunong nasyonal at lokal upang sila'y maging maawain at mahabagin sa kanilang pampubliko at pribadong buhay, kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Maging bukal na pag-ibig nawa ng bawat pamilya, Ikaw na tubig ng buhay upang bawat magulang, anak, kapatid at kamag-anak ay maging daluyan ng pagpapatawad at pagkakasundo, kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Pasalukin mo nawa ang aming mga minamahal na yumao ng buhay na walang hanggan sa iyong pag-ibig. Ama, kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga personal na kahilingan. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Pawiin mo ang aming malalim na pagkauhaw, O Ama, upang kami rin maging daluyan ng iyong biyaya sa pamamagitan ni Jesucristo na aming tagapagligtas at tubig ng buhay. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Tumayo po ang lahat.
kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa kanyang paghingi ng tubig sa babaeng taga-Samaria, kanyang ipinagkaloob ang pananalig upang ang nilapitan niya ay sumampalataya. Sa pagkauhaw ng iyong anak, kanyang masidhing hinahangad na ang pag-ibig mo'y maipakilala sa mga sumasampalataya sa kanya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Magsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging andog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat na mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at inayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo, maraming salamat po.
sa pag-inom ng sino man sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Ngayong panahon po ng Kwaresma, tayo ay tinatawagan na dagdagan ang ating pagsasakripisyo, pananalangin at pagkakawang gawa. Kaugnay po nito, magkakaroon tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom dito ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na may sakit, nagugutom at naging biktima ng iba't ibang kalamidad. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo Jose Cardinal Advincula D.D. na maging bukas palad sa ating kapwa. Maraming salamat po. Sa sarili lamang, walang sinuman ang mamamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ikatlong Lenten Recollection sa darating na March 14, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Earl Allison Valdez, ang atin pong attached priest. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalu-saluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahe at dasalan
sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinitintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, rangal ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno.